So guys, paalis na kami ng Isla Langoy. Papunta na kami ng Slipper Island o Mantulali Island. Kung ikukumpara yung distance from Poblacion to Langoy, mas malapit yung Langoy to Mantulali or Slipper Island. So, titingnan natin kung ilang minutes ang ating takbo sa bangka. Malakristal ang kulay ng dagat kung makikita ninyo. Sobrang linis. So, ayan yung grupo namin. Excited na makarating na ng Mantulali. Pagka ganito ang panahon at makulimlim, tapos kalmada, yan ang mga times na nakakakita kami sa mga pawikan, mga dolphins, flying fish. Ayan na nga, ayan na ang pawikan. Ang laki, ayan na, ayan ang pawikan. Sa sobrang ganda ng panahon, relax na relax si Pawikan. Ganda-ganda ng langoy na dun sa dagat. So guys, we are now approaching Mantulali Island or Slipper Island. Dito sa isla na to, makikita natin yung iba't ibang kulay ng mga bato. Maganda yung rock formation. Makikita natin yung kulay ng bato na naka-layer. Parang may ano siya, may gray, may pink, na may maroon. Basta iba-ibang kulay. Ang gaganda talaga ng mga rock formation dito. Tara na, samahan niyo kami at libutin natin ang isla ng Mantulali. So, from Langoy to Mantulali is 10 minutes ang takbo. Yung Langoy kanina from Poblacion to Langoy Island ay nasa 19 minutes and 3 seconds. So, mas malapit ang Langoy to Mantulali Island. Mahaba-haba lang ang biyahe ngayon dahil iniko talaga namin yung buong isla. Dito talaga kami dumaan sa likod para makita natin yung mga rock formations, tapos yung dagat. Ang linis, malakristal ang kulay, ang ganda.
So guys, malapit na tayo sa may entrance, sa may harap mismo ng Mantulali. Kung ating titingnan, ang liit lang ng isla na ito. Pero pag nandun ka na sa baba, sobra, ang ganda. Yung mga rock formations, tapos yung bato, iba-ibang kulay. Kakaiba, parang kahoy lang na sinibak, yung mga pira-piraso. Hindi siya makinis, pero basta, ganda, kaiba. Andito na tayo guys sa applyan nila. Uy, ito may lato. Pero daanan lang muna natin. So ganito rin ang eksena, parang sa Langoy Island din, na pagka ibas ang dagat, kailangan mong lakarin papunta dun sa may applya, sa may buhangin. Kasi walang pantalan. Walang magandang daungan pa. So, kailangan mong maglakad pag low tide. Pero, pwede ka rin manginas muna bago ka pumunta dun sa destination. So, ito na yung sinasabi ko na yung mga bato nila, may mga iba't ibang kulay. Yeah, makikita natin, no? May itim, may pula, may puti, may purple. Ay, iba-iba yung kulay niya. Ito ang nasira. Mm.
marami din sinira si Bagyong Odette dito sa Mantulali. Ito yung bakawan nila dati, green na green yan, ang ganda. Eh ngayon, ano na, parang na nasa disyerto. Ito yung mga rock formation nila. Kung makikita nyo, iba-iba ang kulay. Very attractive sa mga turista. Very attractive para sa mga turista. Sa side naman nito, makikita niyo yung bato niyo, kulay green, mga pagka-blue, tapos sa taas niya violet. Maganda ng kanyang rock formation, tsaka parang meron siya, madami siyang layer. Parang kahoy lang ang sinibak. Tapos meron siyang parang kanal. Pasukan. Pasukan ng dagat. O parang kanal. Tapos parang may maliit pa na isla doon sa kabila. Tara na.